So, nabili ko itong ating mga sigarilyo, Chesterfield, Fortune, at saka Marlboro Blue doon sa grocery ng Palengke. Kasi doon sa suki ko ng grocery ay walang free yung Chesterfield nila doon. Kaya doon ako sa grocery ng Palengke bumili nito bago ako napunta doon sa suki ko ng grocery. Tapos ito naman yung mga napamili natin sa suki ko ng grocery. Ayan, 5 pieces ng Mega Sardines na red. Meron siyang save 250 pesos. So, meron din ganito guys yung green. Kaya lang hindi ako bumili ng green dahil nga meron pa naman ako stock ng Mega Green. 2 piraso. So, mabigat kasi ang bitbitin lalo't naglakad lang ako. Kaya, hindi ako bumili ng green. Malaking bagay na rin yun sa ating small business owner. Tapos, ito pa yung papromo na nabili natin yung twin pack. Madalas naman mag-promo itong Milo na twin pack. So, meron din pala yung hindi twin pack. Yung single lang, 99 pesos ang isang tie. Ito is 134 pesos. So, yan lang. Hindi ko na i-share pa sa inyo yung iba nating mga napamili. Kasi kadalasan naman ninyo mapanood sa aking vlog yung ating mga pinamili. So, yung mga biscuit section natin, hindi na muna ako namili ng mga biscuit. Gusto ko muna sanang mabawasan yung mga ibang biscuit natin na mga luma na kasi hindi fast moving ngayon ang mga biscuit, guys. Kasi yung fast moving ngayon sa akin is yung mga tinapay, tsaka ito yung burger buns natin. Napakainit sa labas. So, talaga, nasa ano na yata ang Calamba, Laguna, nasa 44 degrees na yata yung init. Sobrang init, grabe. Grabe. Ang sarap uminom ng malamig. So, tinimpla ko dito yung kasi yung ano, yung flavor ng aking ice crumble. Dalawang flavor kasi yun, yung buko pandan at saka yung chocolate flavor. So, yung buko pandan talagang favorite ko, talaga number one. So, ginawa ko siyang juice, tapos nalagyan ko ng maraming yelo. Kasi talaga napakainit. Ayan. Ay, grabe ang init sa Pilipinas. Ang kapalit nito, humanda tayo sa malakas na bagyo. Kasi diba, kadalasan naman pagka talagang sobrang init ng panahon, ang kapalit ay matinding bagyo. Sana ay huwag naman. Huwag naman sana makapinsala ng karamihan. Ayan. So, ubusin ko lang muna ito kasi ang sarap talagang uminom na malamig. So, ayan. Meron nga pala akong ganito, 2 galon. So, ito yung napaghandaan ko pa ito, siguro mga February or January. Ayan. Kaya lang, nilagay ko lang siya sa kwarto ko kasi katabi ng aking mga lagay ng perahan. Siguro alam niyo na kung anong ibig sabihin kapag meron tayong ganito. So, binutasan ko lang nga siya. Ayan. Kahapon ko lang ito nabutasan. Dapat mag-start na ako mag-vlog kahapon about dito sa ating content ngayon. Siguro naman sa ating title pa lang ng ating topic ay alam niyo na kung ano yung ating magiging topic. So, mag-iipon na naman tayo ng ipon challenge, 20 coins, at saka yung ating 200 peso bill na papel. Kasi wala naman tayong coins ng 200, di ba? Kaya, syempre, papel. Ayan. So, nung last year kasi, last year 2023, hindi ko naisipan na mag-ipon ng 200 na papel na bill. So, ngayon, gusto ko siya idagdag sa mga ipon challenge ko this year 2024. Yung ating 200 peso bill. Wala lang, parang naisip ko lang kasi na makakadagdag sa aking challenge para sa aking sarili, para sa aking maliit na negosyo. Kasi, diba, ang sarap mag-ipon. Lalo na kapag binilang mo sa buong taon, ay napakalaki, diba? Napakasarap sa pakiramdam. So, yung ipon challenge ko last year na 20 pesos coins is, yun na nga ay binili ko nga ng motor ng anak ko kahit man lang yung second hand. Para lang mainganyo, para lang mag-push siya sa kanyang pag-aaral. Yung anak ko na 18 years old. Kasi, bago matapos ang taon 2023, nagsabi siya sa akin na gusto na raw niya munang tumingin sa pag-aaral. Dahil nga, yun nga ang kanyang dahilan madalas
nahirapan siya sa pagko-commute. Tapos, siyempre, napakainit pa. So, first year college kasi siya itong pasukan. So, next pasukan naman, siyempre, second year college, criminology. So, itong anak ko na ito ay naging topic ko na rin sa akin mga vlog na sobrang pasaway talaga. Simula nung elementary hanggang dito ngayon, hanggang sa pagiging high school niya, ay talagang sobrang naging sakit ko sa ulo. Tanging siya lang ang nagbigay sa akin ng sobrang sakit ng ulo. Kasi 'di ba sa mga anak naman talaga hindi mawawala yung sakit ng ulo natin. Sa mga magkakapatid talaga hindi mawawala na meron at meron talaga magiging pasaway. Ayan, kung at siya na ngayon, yung anak ko na yun na 18 years old. So, para lang mag-push siya at sipagin sa kanyang pag-aaral na ipagpatuloy niya dahil nga kinausap ko siya ng New Year yata yun or Pasko. Sabi ko, kung desidido ka ba talagang makapagtapos? Sabi naman niya, oo. Kaya lang, problema niya nga yung motor. So, kaya nga naisip ko na dapat yung meron akong paglalaanan ng ipon challenge ko na coins 20 pesos nung last year 2023, dapat meron akong ibang plano doon, kaya lang hindi ko na siya tinuloy doon. Mas inuna ko na muna yung kagustuhan ng anak ko. Syempre tayo naman mga nanay, di ba, gusto lang din natin mapasaya yung ating anak. Para isa pa kasi pag-aaral niya ang pinag-uusapan doon. Gusto ko lahat naman tayo mga magulang, talagang gusto natin makapagtapos yung ating mga anak. Walang hindi na kung meron na siguro mga magulang na ganun ay karamihan talaga. Tayong mga magulang, gusto natin may marating yung ating mga anak. So, ngayon, ito naman, baka dito ko na sa panibagong ipon challenge ko this year 2024 na magagawa yung aking plano last year. Kung saan ko man ilalaan to, malalaman nyo na lang pagdating ng araw. Siguro baka pag nakapagbilang na tayo ng mga ipon natin. So, ngayon, ang dami na naman natin daldal at hindi tayo magtatagal. Ayan, kasi ang bilis ng oras. Marami na naman tayong gagawin. Ayan, so hindi, baka mamaya mawala na naman ako ng oras na may share ko sa inyo to. Ayan, so meron na tayo dito mga naitabi. January pa ito, naitabi ko na itong mga to bago after natin mabilang. After ko mabilang yung mga ipon challenge ko last year 2023, bago yung araw, yung gabi na yon na binilang namin ng mga anak ko yung ipon challenge ko na 20 peso last year. Nung binilang namin yung January, yun din yung gabi na yon, kasi gabi yun eh. Yun din yung gabi na yon na binili namin yung motor niya na second hand. Para lang, meron din akong alaala, kaya yun na nga, katas kasi ng tindahan. Kaya ito naman panibago natin na ipon challenge, ay katas pa rin ito ng tindahan. Gusto ko kasi, mayroon akong nakikita. Kaya itong mga tinabi ko na ito, bawat 20 peso coins na matanggap ko dito sa tindahan, tinatabi ko talaga siya. Kung halimbawa man, kung para sa yellow yun, or sa red horse, papalitan ko ng pera ng tindahan, tapos ipapalit ko dun sa benta ng red horse papel. Para lahat ng makikita ko na 20 pesos, ibig sabihin, na coins ha, ibig sabihin ay katas ng tindahan. Ayan. So, ipapakita ko lang itong mga naitabi natin na 20 peso coins. 20 peso coins at saka yung ating mga 200 na bills. So, tinabi ko talaga muna ito kahit ano talagang kakulangan ng pera ng tindahan sa aking pamilya ay hindi ko talaga binabawasan to. Talagang ginagawa kong lahat. Doon ako kumukuha naman ng pera ng pantapal ko para sa tindahan na ipupuhunan sa aking pera na pang personal. So, ito na yung naitabi natin simula ng January. Pagkabilang natin agad-agad ng mga ipon challenge natin na 20s noong 2024. So, nag-start na agad-agad ako na nagtabi ng 20 peso coins. Ayan. So, tapos, ito na nga yung ating mga 200 bill na pera natin. So, itong ating 20 peso coins,
nabilang ko na ito is nasa 10,440. Ayan, so bawat hilera niyan is 200 pesos. And then dito naman sa 200 pesos bill natin, binilang ko na rin to is nasa 4,000 siya. So lahat-lahat ito is 14,440. O, diba, ang laki na agad. Para sa atin ay malaking bagay na yan talaga. So itong mga 200 natin, meron pa tayo doon naman, pero pera naman ng ibang benta natin. So ang gagawin ko dyan, pagka meron naman tayo na itabi naman itong 200 natin kahit sa ibang mga benta yan, pinapalitan kong pera ng tindahan para maging pera siya ng tindahan at maging katas siya ng ating tindahan. Basta lahat ng mga natatanggap natin din sa tindahan or yung mga sukli natin sa palengke, dyan natin siya nilalagay. Ayan, ang tanda ko na kapag simula tayo, nabilang ko yung mga ipon challenge natin noong January 6, 3 kings yun. Kaya talagang hindi ko malilimutan. 3 kings na nabili yung motor ng aking anak. Ayan, so 7:21 PM yun. Na-share ko pa yan sa ating vlog. Ayan, tapos nagsimula tayo mag-ipon noong ng 20s natin is April 17 naman, 2023. So, bali, wala pa siyang isang taon. Nasa 8 months lang siya. Diba, umabot na siya sa nasa 22,000 yata yun mahigit. Ayan, almost 23,000 or mga something, mga ganun. Yun lang, hindi ko masyadong matandaan na amount. So, ngayon, ilalagay na natin dito yung ating mga 20 pesos coins. Ayan. So, at least ngayon, alam natin, ngayong araw na to, natin nasimulan na ilagay sa ating alkansya yung ating mga ipon challenge. So, itong galon na to, pinulong ko lang ito doon sa nadaanan ko. Nakatapon siya doon sa tabi ng basura, pero malinis pa naman siya. Tapos, ayun, hinugasan ko. And then, ito na. Tapos ito, pinahingi ko sa anak ko. Pinahingi ko dun sa anak ko na binilang ko nga ng motor sa hotel. Kasi pumapasok na sa hotel, sa racket niya. Kapag wala siyang pasok sa school, pumapasok siya sa hotel malapit dito sa amin. Yan. Bali, ang ano siya, room boy. Ayan. So, nalagay lang tayo ng ating mga pera dito sa ating mga galon at saka dito. So, ayan, tapos na tayo maglagay ng ating mga kabaryahan at ay mga ipon challenge natin 2024 sa ating galon. So, mabigat-bigat din ito yung ating 20 peso coins. So, dito naman sa binutasan natin kahapon. So, dapat pala hindi ko na binutasan to kahapon kasi mas better siyang ilagay dito, mas mabilis. Kasi pag dito, nahirapan tayong mag-shoot. So, nilagay ko dito since naman na January 7 tayo nag-start na magtabi nitong 20 peso coins. So, nilagay pa rin natin ditong pecha is ngayon, ngayong araw na to, April 18, 2024, para alam natin yung araw na kung kailan natin sinimula na ilagay dito sa galon yung ating mga ipon challenge. Ayan. So, ganun din dito sa ating 200 bill na kaperahan. Nilagyan ko rin dito sa binutasan ko hapon, nilagyan ko rin din siya ng sulat ng pecha ngayong araw na to para alam din natin na ngayong araw na to natin siya sinimula na ilagay dito sa galon. So, itong 200 peso bill natin, hindi ko matandaan kung kailan ko siya sinimula ng itabi. Parang kasabay din yata siya itong ating pano. Basta naisip ko lang siya late na. So, nagtabi na ako. Hindi naman ako masyadong nakaka-receive ng 200
peso bill dito sa ating tindahan, madalang lang naman. Pero, di ba? At least, kahit paano, meron na tayong naipon na pang-start na 4,000 peso. Malaking bagay din ito sa isang taon. Kapag naipon siya, lalo pag basa na puno na ito, di ba? Bubuksan na natin. Hindi ko may papangako kung next year January ko siya bubuksan. Basang alam ko lang, pagka napuno na siya, lahat ito ay bubuksan ko na yan. So, na-share ko lang ito ngayon para lang ma-inspire ang ating mga ka-small business owner, ang ating mga ka-negosyo, na walang imposible na makapag-ipon tayo. Basta desidido ka at saka porsigido na mag-ipon. Hindi hadlang yung pagkakaroon natin ng maliit na kita sa ating negosyo para makapag-ipon tayo. Maraming paraan, basta gusto natin, maraming paraan. Pero pag ayaw natin, syempre maraming dahilan. O diba? At least, diba, na nakaka-challenge talaga yung magkaroon tayo ng mga ipon sa ating buhay. Dahil nga, kagaya nito, meron tayong pinaplano na gawin dito sa ating mga ipon. At sana, pagpalain ng Panginoon na matupad ko yun at makabawas man lang sa ating problema. Lagi natin tatandaan na kapag meron tayong iniipon ay huwag natin itong pakaisipin. Kasi kapag inisip natin, palagi ito ay mapa-online man o sa mga pinupuntahan natin lugar ay mapapabili tayo sa mga lahat ng mga gusto natin kasi iniisip natin na meron tayong ipon. Palagi natin iisipin na kunwari wala lang, di ba? So, okay lang na maging kuripot tayo paminsan-minsan kasi sila yung kadalasan ng mga tao na mga kuripot, silang kadalasan na mga tao umuunlad sa buhay. Hindi masamang maging kuripot at huwag natin papansinin yung mga tao na nagsasabi sa atin na ang kuripot mo naman kasi importante hindi tayo humihingi sa kanila na ibubuhay natin sa pamilya natin or hindi tayo humihingi sa kanila ng pangkain natin sa araw-araw. Kasi kadalasan yung mga nagsasabi ng mga kuripot, sila yung mga tao na walang nararating sa buhay. Hindi ko naman nila lahat. Huwag natin unahin yung pagiging maluho sa buhay. Kasi kapag inuna natin yan, ay walang mangyayari sa ating buhay. So, unahin natin yung mga importanteng bagay sa buhay natin. Dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang problema na dapat natin unahin. Iwasan natin ang pagiging maluho sa buhay. Ayan, so sabi nga nila ng mga matatanda, di ba kasabihan, matuto tayong mamaluktot sa maiksing kumot. Aminin man natin o hindi, ay totoo lahat ng mga kasabihan ng mga matatanda. So hayan hanggang dito na lang ating vlog. Sana may natutunan kayo sa ating topic for today. Thank you for watching and see you on my next time. Bye-bye!